Ano ang masasabi ninyo doon sa rice importation bilang buffer stock daw sa El Nino phenomenon, Congressman? Tama lang naman. Dapat nga yung sinipay kung mayroong buffer stock ngayon. Hindi dapat tumaas ang presyo ng bigas eh. Eh pero dahil hindi namili, walang stock na mailabas galing sa ating pamahalaan, eh talaga ang pinanggagalingan lang yung mga importer. Wala rin ani ngayon. So, ang pinanggagalingan talaga ng bigas ngayon ay traders at saka importer. So, walang... kaya, ang bilis tumaas ng presyo ng bigas natin. Yun lang paglalabas, kaya dapat NPA ang may hawak eh. Yung paglalabas ng bigas, kung sila yung may mag-i-import, ay dapat pagka nag-anihan itong February, April, eh walang ilalabas. Or, huwag muna silang magparating pagka ganitong panahon ng anihan. Halimbawa, March, April, walang darating na imported na bigas hanggang Mayo. So, kailangan mabili muna ng traders yung lahat ng bigas na inaani ng ating mga magsaka. Yun nga, bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas? At tingin nyo, may turing na parang suntok sa buwan na yung nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos dati na 20 or 30 kilo na bigas? Hindi, si yung sinabi ng ating presidente, pwede naman mangyari yun. Kaya lang, kailangan i-subsidize ng gobyerno yung diferensya. Di ba? 20 pesos, pero maaaring 20 pesos din. Kada kilo ang sinasagot ng ating pamahalaan. Yun, mukhang hindi sustainable yun. Mahihirapan ang ating bansa sa laki ng konsumo ng bigas. Kaya naman kami, hindi naman kami tumututol sa importation. Ang kailangan lang, mayroon tinatawag na trigger price. Matagal na natin sinasabi. Ano ba yung trigger price? Ang trigger price, ay let's say for example, ang presyo ng palay sa farm ay 20 pesos per kilo. Eh, ang kanyang production cost ay 20 pesos na rin. O, hindi, ibig sabihin, hindi kumikita na yung mga magpapalay. So, dapat yan, pag kinumpirmo sa production cost, yung farm gate price per kilo, at nagpamarehas, abay, dapat ibawasan, itigil ang importation. Ngayon, dapat nga itingnan nila na kumikita at least 10% man lang. Katulad sa amin, sa baboy, ang aming presyo ng break-even, yung farm gate price at production cost ay tabla, 180 pesos per kilo. So, dagdagan mo yan ng 10%. At least, dapat mga 200 pesos, 198 pesos per kilo. At tumatakbo para kumikita yung ating mga magbababoy sa buong bansa. So, ang ano diyan magkaroon ng trigger price. Like halimbawa sa baboy, kung 190 180 yung break even, pagka 198 ang presyo ng farm gate, dapat magbawas na ng ini-import na karneng baboy.